Sound check. Sound check. Okay, good morning to all of you. Welcome to our Sunday School. We thank the Lord for His mercies and grace to us. Medyo na may reconfiguration lang tayo. We'll not meet on using Google Meet today, no? But I have already posted the Facebook, through our Facebook page, CBC Pasig Ministries, as well as our Baptist Ministerial page, no? So I hope you are in right now, no? I also send the link through our messenger. At welcome po sa ating Sunday School. Tayo po'y nagpapatuloy sa... Han, paki-PM nga kung okay yung audio ko. Hindi ko na mamamonitor to eh. Pala, baliktad to. Wala ko may setting ko para. Ha? Oo nga. Meron yan. May ginabago din. Hindi, ano. Sige, okay lang. Mabaliktad ko na lang ito. Pero pag binato to, ano eh, okay ko. PowerPoint ko na lang. Hindi ko kasi nakikita eh. Hirap eh. Oo. By the way, our use of ABCs for Christian maturity had been approved by the author himself, Pastor Robert Sargent from Washington State. So we have written permission to use this material. And I describe him how we go about this through printed. No? Mayroon tayong copies ng notes. Ibo-broadcast natin. And then PowerPoint. Yung tatlong bagay na yung pina-approve ko sa kanya. Mahirap na eh. Okay, we're now on reprobation. You should have your notes next last Sunday, Brad. Yung notes mo last Sunday, yun ang gagamitin natin ngayon. Advance tayo ng 1 week eh. Para magkaroon ng pagkakataong makapagbasa, mga kapatiran, pag-aralan ito, and then sasagutan natin ngayon. Suppose hindi ganun. No? Mamaya, ibibigay ko yung para next Sunday. Okay? May copy ka naman, Brad, no? Yung last Sunday. Okay, so... Tayo manalangin. Lord, we thank you for this day. Thank you for the time that we could share our time looking into your word. I pray for your grace that is sufficient to us. Also prepare us for our morning service. In Christ's name we pray. Amen. Okay, we're now on the 7th part. Now, na-discuss natin yung unang 6 na mga tanda ng pagtalikod sa pananampalataya o yung tinatawag na apostasy. Ayan. Alright. So at least medyo okay naman yung ating ano.
Tingnan ko na nga dito. Ayan, okay. Umulit na siya. Ibig sabihin eh, ayos. Yun lang, minsan yung audio sa gitna eh, nagkakaproblema. Okay, reprobation, no? So, nandito na tayo sa pang-pito. Naalala nyo ba yung unang anim? Still recall that? First is unbelief. Soundcheck. Parang lumalagpas yung audio ko. Lakas. Honey, ano mo nga? Hindi ko, ano eh. I-text mo nga kung okay audio. Pag-text nga, hindi ko na ma-monitor dito eh. Okay, unbelief, ano yung susunod? Yung unbelief, no faith talaga yun, no? And it's damning if you have no faith in the Lord Jesus Christ, no? If you don't have faith on the gospel, it's damning. Ibig sabihin, kakapahamak mo yan. But of course, there are another category which is unbelief for certain promises of the scriptures, just like the apostles. Nakita natin yung... Okay naman, salamat Mrs. sa pag-text ng aking audio signal, no? So, may mga unbelief sa ano eh. Baka lansing. Siguro, because of the mic siguro. Okay lang. Puposition natin ng mic. Ah, okay. Layo ka ng konti. Ayan. Sound check. Sound. Okay. Makalansing talaga siya. No? Sound. Babaan ko yung level. Wala, hindi ko dala yung mixer ko. Diretso to eh. Ohan, okay na ba? Text ulit. Okay, okay na ba yung tunog? Hindi na ako gumagamit ng external mic eh. Okay, while waiting, ano? Unbelief, no? Unbelief to the certain promises of God, just like the apostles, no? Medyo na-miss nila yung promises of resurrection, kaya nagkaroon sila ng unbelief. No, hindi ibig sabihin yan, di mananampalataya yung mga apostol. Yun lang, damaging sa kanila dahil hindi nila pinaniwalaan yung muling pagkabuhay ng Panginoon. No? Nagpakita ang Panginoon, maraming unbelief sa kanila. So that's one. Next is doubt. O little pig, just like what happened to Peter. Ayan. Ano nangyari kay Peter? Tinawag ng Panginoon na lumakad sa dagat. No? Uncertain steps, no? Ay okay siya, pero nakita niya yung paligid. Ano nangyari sa kanya? Nalunod siya, muntik na. Mabuti na lang sinagip ng Panginoon. No? That's little faith, no? Of course, Satan would put doubt in us, no? Lalo na pag tayo yung mga bagong mananampalataya. No? Kaya kailangan mag-focus sa Panginoon, no? Primarily, the church offering these teaching ministries. Dapat ma-involve ang mga kapatid if you're watching right now. Kasi that would cause doubt eh. Pag wala kang input from the Word of God, it will cause doubt in you. Ano yung susunod? Ignorance. No? Yung ignorance mo, naiwanan, ibig sabihin na pag-iwanan ka ng turo, kaya naging ignorante ka dun sa isang bagay na yan. Bakit? Ano yung mga dahilan? Pwedeng absent ka, late, ano pa? Hindi ka nag-focus dun sa lesson. No? Hindi mo in-apply sa buhay mo. Importante yan eh. Kasi
pag ina-apply mo sa buhay mo yung isang katotohanan ng banal na kasulatan, mas lalo nagkakaroon ng ano to eh, ng impact sa'yo. Naaalala mo. At pag kailangan mo yung Word of God na yan, ipapaalala ng banal na Espiritu yan. Now, trust me. Now, lahat tayo may ganyang mga karanasan. May mga certain situation in life, hindi mo alam, pero humingi ka ng tulong sa Panginoon. May inaral ka ng salita eh, in-apply mo na dati. Then, eventually, papaalala ng banal na Espiritu sa'yo. Ito yan, papaalala ko sa'yo. Ngayon, ang problema natin, pag wala tayong maalala, dahil wala tayong pinag-aralan, so, ignorance. Habang nagpo-progress yung teaching, ikaw lalo ka nagre-regress, ignorance yun. Then that would cause us to error. Now, again, dalawang klase ang error. One is damaging and one is damning. Damning when it is contrary to the orthodox belief of the church, meaning yung Christology mo, doctrine of Christ, doctrine of salvation, no? Yung doctrine of the Trinity. Yan tatlong yan, pag nagkamali ka dyan, damning yan. Ibig sabihin, ikakapahamak. But on certain beliefs na damaging, no, ay ito yung mga secondary doctrines na hindi apektado yung tatlo. No, that's damaging. Error. And then, yung error na damaging, that would lead to heresy. Alright? Heresy yun. No, o maling ka turo. Diyan nagsisimula, actually, yung mga kulto, no? Mga heretic views nila. Pansinin niyo yung mga views ng mga kulto. Iba yung Kristo nila. Iba yung kaligtasan nila. Hindi lang biyaya, pati gawa. Pinaghahalo-halo. Biyaya, dagdagan ng... O, pananampalataya, dagdagan ng gawa. Something like that. So, hindi tama yung kanilang... Yung Trinity, yung ibang kulto, di naniniwala sa Trinity. Yung iba naman, ang version, may mataas na Diyos. Ang ama ang pinakamataas, sumunod ang anak, pangatlo ang Espiritu Santo. So that's wrong. No, hindi tama 'yon. So doon ang kakatalo-talo yung mga ano eh kulto, no? So anong susunod doon? After the heresy, of course, yung apostasy. Yung pagtalikod sa pananampalataya, no? Yung isang hypocrite naging honest. Ibig sabihin, nasa loob yung apostate kasi nasa loob ng church eh. Eventually, na-realize niya, hindi na siya makatagal dun sa church. Lalabas siya. In terms of verbal declaration or actual proclamation na hindi na ako member ng church, ayoko na maging Kristiyano, or by his works. Naging absent sa church for so long and then makikita mo na lang yung mga gawa niya. Apostate yun. And then yung mas matindi, itong reprobation. Ito na talaga yung ginagawad ng Panginoon doon sa mga tinatawag natin ng mga bulaang mga ngaral. To the highest level na to. Itong pagkakamaling ito. So yan yung eventually i-discuss natin ngayon. Okay, get ready on your notes. Actually, may notes din ako eh. Kukunin ko yung notes ko. Katotoo lang, ako rin, marami akong ano eh. Ayan, may mga side comments ako dito eh. Ayan. Pansin yung notes ko. Ang daming ano yan. Pwede ng sermon to, Brad eh. Ayan, mga points ko. Tingnan natin kung ano ko. Madi-discuss natin isa-isa ito. Ayan, yung reprobation. Guide me with my mouse, no? Kasi hindi ko siya nakikita. So, ito yung mga level, no? Ito na yung na-discuss natin. Heresy, apostasy. And then, we will go to the reprobation, which is the counterfeit faith. Napatunayan na counterfeit. Dito sa pag-reprobate, wala na to. It's actually God that declare you. Putting you a reprobate mind, yung katulad nung sa Romans chapter 1. Ibig sabihin, Diyos ang nakakaalam nito. Ang nakikita lang natin, mula unbelief hanggang apostasy. Yung unbelief, nakikita natin yan eh, sa mga gawa, di ba? Yung ignorance, doubt, error, heresy. Yung apostasy, yung paglabas mo sa pananampalataya, nakikita natin yan. May mga impact, may mga celebrity sa America bro, no, na ganyan, nagdeklara na hindi na sila mananampalataya. O dati, mukhang mananampalataya, laking baptist pa nga, na nakita natin nasa ano na ngayon, nasa New Age movements na ngayon. Yung ganon. Okay. Mga apostate yun. Pero tingin ko, habang hindi pa pinapatay ng Panginoon niya, may pag-asa pa yan, pwede pang baguhin. Pero sa paningin ng Diyos, alam niya yung reprobate. At ito yung mga karakter, no? Sinabi ng Panginoon
sa mga huling araw, maraming ganito. Alright. Ayan. Hindi ko kasi nakikita yung mouse. No? Number one, no? Ito yung makikita natin dyan. If you have read 2 Timothy 3:6-9, that is ang pinakatema niya ni Pablo, yung godlessness, kawalan ng pagka-Diyos sa mga huling araw, godlessness in the last days, no? Sa mga huling araw. At tayo nasa huling araw na. Tama? Last days is between the first and the second coming. That's our definition. First coming, Christmas. Second coming is the, of course, second coming of the Lord. We're now on the last days, mga kapatid. No, tayo mga nasa huling araw na. Okay, ano yan? They are unable to come to the knowledge. No? In fact, kung babasahin natin yung Titus, isa rin sa mga qualification ng mga elders is to rebuke those reprobates, to rebuke them. No? Doon sa verse 13. If you have read Titus 1:13-16. Yung isa yan sa mga qualification ng elders na dapat alam niya kung sino yung mga reprobate o yung mga hidwa, yung pananampalataya o yung peke, yung pananampalataya. Isa yan. Pagbabasahin yung Titus 1, no? Dinipay ni Pablo doon yung qualification ng elders. And then yung bakit? What's the reason behind this qualification? Eto. Dahil may mga bulaang mangangaral sa huling araw. Okay? So, knowledge. So, check ba tayo dyan? Check? Dapat na-ano na natin to. Okay, next. They resist, no? So, ito yung illustration doon sa ano, no? Sa kay Moses, no? Alala niyo yung una niyang himala, yung ahas na nanggaling sa tungkod ni Moses. May dalawang magician yung Ehipto. Ang pangalan pala noon, according to the rabbinical tradition, because it's not quoted in the Old Testament, dito lang rinibil ni Pablo. No, it's based on the rabbinical tradition. Sino yun? Si Janes at Jambres. They resist. Yung resistance dito, hindi lang yung ahas mismo eh, kundi yung katotohanan. Peke yung kaila Janes at Jambres. Peke yun. Hindi yun yung totoo. Bagamat nagpalabas sila ng ahas, eventually, nakita natin sa kwento, kinain nung galing kay Moses yung dalawa. Actually, isa lang, pero dalawa kasi yung binanggit dito na pangalan, no? Ayan, they resist the truth, yung katotohanan. Hindi lang yung ahas ang ano dito, but the doctrine, the word of God is resist by these reprobates. No? So, mag-ingat tayo doon. Alright. Okay, letter C. Nasa letter C na tayo. They are willingly ignorant. Ibig sabihin ng willingly ignorant, sinadya nilang hindi matuto ng tama. Itong mga reprobate na ito, no, ayaw nilang matuto ng tama. Kasi nga, baka ma-convert sila eh. Di ba nga, nasa mali sila? So therefore, hindi mo talaga tututunan yung totoo kung ikaw ay nasa kamalian. Tama ba yun? O kung ilagay na ang isipan na sa kamalian, gusto mo bang matuto ng katotohanan? Di ba hindi? Kasi they're overlooking the truth. They're focusing not on the main or central doctrine but on the peripherals. Kaya pansin mo yung mga kulto, may pakpak panghel, may puwet ba ang Diyos? Yan ang mga ano nila eh. Yan yung mga nangingibabaw na turo eh. Hindi yung central doctrine. Kasi nga, ayaw nilang itouch yun, baka mabubuking sila. No? They're willingly ignorant on God's promises. Tama ba? Nasaan na yung mouse ko? Yan. Okay, letter D na tayo. Ano susunod? They profess to be Christians. Oy, mukhang Kristiyano. Diba? Yun ang ano dito eh. Ang problema nitong mga to, mukhang Kristiyano, pero yung mga gawa, hindi Kristiyano. Their works are not. Mukhang Kristiyano, sa harapan ng TV, sa harapan ng social media, mukhang Kristiyano, pero yung mga gawa, yung private life niya. Matindi, no? Matindi yan, no? They profess. Profession of being a Christian, yes. But in actuality, they're not. Hindi sila nagpapanggap. No? Nandiyan pa rin yung elemento ng apostasy, no?
they're not one of us. Okay? In 1 John 1:9, they went out of us because they were not of us. Lumabas sila sa atin dahil hindi naman sila kabilang talaga sa atin. Itong mga reprobates na ito, yung mga post-teachers na ito. Okay, so, ayan. Okay, letter F. Anong description sa kanila dun sa Matthew 7:15? Sila yung mga mababangis na hayop. Wolves in sheep's clothing. Kasi nga, magaling magpanggap itong mga to eh. No? And then they are ungodly men. Sabi dun sa Jude 4. Magaling sila dun sa, may notes pa ako dun. Magaling sila dun sa unnoticed perversions. Hindi mo nakikita, pinapervert ka na. Ibig sabihin, inaabuso ka na ng mga to. Hindi mo na mamalayan. Ganyan ang kulto. Tinitira nila yung pagkakaloob ng baptist, pero sila, matindi ang kaloob. Ang ambagan. Hanggat ikamatay na ng tao. Maraming ganyan. Hanggat kinahirap na. No? Hanggat maubos na yung ari-arian. Ganyan. Parang wolves. No? Hindi alam nung mga kasama na ginaganon na sila. Unnoticed perversion. Ayan yung nandyan. No? So, ingat tayo dyan. Pag ganyang may mga pang-abuso, malalaman natin sa biyaya ng Panginoon at hindi natin nahayaan na pumasok yan dito sa church natin. No? Okay, ungodly, no? They are ungodly according to Jude chapter 4. Yan nga, unnoticed ang perversion. Letter H of number 1, page 5 na po tayo, they were twice dead. Okay, ang pag sinabing twice dead, physical lang yung buhay nila. It's a metaphor for the physicalness of their life. Meaning, walang spirito. There's no spirit in them. Isa pang, ano nito, yung second dead. Second death sa kanila ay nandun na. Nakikita na natin. Manifestation. The second death is on the lake of fire. Nandun na ang manifestation. Nasa lupa pa lang. Ito talaga yung mga nasa lupa pa lang, impyerno na. Itong mga gantong klase ng tao. Kasi nga, may dinidescribe dyan, bakit double dead? Unfruitful and uprooted. Wala nang bunga, tinanggal sa lupa yung pagkakapit ng ugat. Uprooted. So anong... Double dead talaga yung brad. Parang bocha. Yung mga ngaral na ganito. Bocha to. Kasi bo means not, cha means to eat. Ha, Chinese, no? Oh, hello, Grace friends. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Double dead. Sila. Dahil ang description ng scriptures, unfruitful and uprooted. Ibig sabihin, walang bunga, and then tinanggal pa sa pagkakaugat. So, double dead talaga. No? So mag-ingat tayo dito sa mga ganito. Of course, Jude 19 tells us they are not of the Spirit. Okay? Letter J of number 1. Ayan, they are Satan's ministers. Meaning disguise. Magaling mag-disguise ito. Ang disguise nila, servants of righteousness. As servants of righteousness, pero hindi pala. Ministers of Satan pala. No? Kaya mga kapatid, kung dapat talagang laliman din natin yung pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kasi malalaman natin kung ano sila based on their what they teach and preach and their life. No? Malalaman natin 'yan. Okay. And then they are enemies of the cross. 'Yan ang matindi diyan. They're enemies of the cross. Their end is destruction. Sabi nga ng description ng Philippians, and their God is their belly. Matindi. Ang Diyos nila yung kanilang appetite. Hindi literal na belly, of course. No? Pero maraming kulto matataba yung leader. Lalaki ng tiyan. Pero ang description na ito, yung appetite nila. Appetite. Tatlo kasi yan eh, yung appetite. No? Pwede silang mag-exploit sexually. Appetite yun. Pwede silang mag-exploit financially. Alright? Pwede rin silang, etong matindi, pwede yung mag-exploit through revelation of the word. Revelatory exploitation. Ibig sabihin, binabago nila yung salita. Okay, nagdadagdag sila ng revelation.
That's what we call revelatory exploitation. Yun ang mas matindi. Pero, siyempre, matindi rin yung sexual saka financial exploitation. Okay? So, ingat tayo dyan. Okay, number two, what they do. So, lalaman na natin yung who they are, what they are. Jude 4, they're creep unawares. No? So, sila ay naglipa na, na hindi natin namamalayan. Na dapat maging aware tayo dyan. So, sabi nga na notes, they get into our churches and among our people. Either by direct contact, no? Ito yung magandang sinabi ni Pastor Sargent dito. Through books, magazines, tapes, radio, television, and other social media. They could infiltrate us through social media. Through literature. So, yun yung their creep unawares. Okay? Either by direct contact. Ayan, oh. So, nandyan din pala sa notes natin. Kinopya natin. Okay, letter B. They peace. Nakikipag-fellowship pa sa atin, Brad. Kasama natin kumakain. Kasama natin kumain ng pizza. Hindi, wag naman sana. Lord, forbid that all of us are genuine in the faith. Huwag naman sana. Pero nangyayari ito. Kasi nga, sinulat ni Jude. Eh. No? It's a reality in church life. And then, letter C. Ito pa, ang matindi. Seduction and deception. Ayan. Without fear. Sabi nga ng notes ko, without fear, shepherd feeding themselves. No, sila yung, ito yung mga pastor na nagpapakain sa sarili nila. Hindi nila pinapakain yung tupa. Matindi. Kaya physically, makikita natin yung manifestation niya. No? Yung lifestyle ng pastor mismo, personally, iba dun sa general atmosphere ng church. Saka yung congregation. Masyadong mayaman itong pastor, samantalang yung congregation eh, naghihirap. Okay? May pag ganun, pag hindi, kasi nga ang church community eh, dapat may, at least meron tayong pagbabahagi sa bawat isa eh. Merong ganung mindset eh. Kung meron ka, if you are financially blessed, you contribute. And those who are blessed should receive this blessing. Ganun yung concept dun sa unang first century church eh. Kaya nga walang may kailangan eh. Yun ang description sa Acts eh. Lahat may natutugunan yung pangangailangan kasi nga dinidistribute yung mga may kaya, they're generous. 'Di ba? Pero tong mga tinamaan ng lintik na ito, sila pa yung nagpapakain ng kanilang sarili. Binubusog nila. Yan yung matindi diyan, no? Ang problema, they're deceiving at the same time they're deceived. Dinideceive nila yung tao pero sila mismo deceived. Dahil hindi nila alam yung katotohanan. Or perhaps, may little truth sila, perverted pa. Ibig sabihin, iniba pa nila yung katotohanan. May konti na nga lang katotohanan eh, perverted pa. Yan, those are the descriptions. Okay, they turn men from the truth. Yan yung mga makikita natin dyan. So, mahilig sila sa mga katha. Sa mga genealogies. Yan, yung mga Jewish fables na yan, yan, usong-uso ng time ng Pablo yan eh. So, wag tayong magpakasasa sa usaping genealogy. Yung saling-saling. Hindi dapat yan ang issue sa mga Baptist churches eh. Na tayo nahawa ng mga issue na ganyan. Yung mga saling. Hindi dapat. Kasi, yan yung description ng isang reprobate. According to Titus. Letter E. Ayan. They cause men to swerve from the truth. Inililihis nila sa katotohanan. No? Siguro may konting katotohanan ng sinir. Pag umuwi na yung pain, sa kanya ililihis. Kumbaga, pinapakita lang nila yung mga seemingly Christian. Pero pag nandun ka na, yun na. Ilis ka na. So, swerve na yan. Parang sa daan lang yan. May swerving ng ano, no? Kayo ba nagsuswerve? Mga bike girls? Bawal mag-swerve, ha? Sa EDSA? Swerving? Yung ganun yung ginagawa ng mga false teachers. Nakita, ay, mukhang Christian. Pasok sila. So, swerve na.
So, katulad ng mga ano, dalawang kumakatok na may itim na ID dito. Mukhang Kristiyano 'yun. Na totoo lang eh. Pero pag pumasok ka na, 'yun na. Alam mo na na hindi Kristiyano. Swerving 'yun, swerving. Okay. Merchandise, kinakalakal nila. Actually, itong merchandise na ito is more of an exploitation. A description of exploitation of God's people. They exploit God's people. Di ba, pag kinakalakal mo ang isang tao, exploitation yun. Di ba? Ganun ang ginagawa nila in terms of their finances. Yun nga, yung tatlong bagay na yun. Either by sexual exploitation, financial exploitation, revelatory exploitation. Ito yung tatlo. O kung meron pa kayo may dadagdag. Pero I think these are the three general exploitations. Yung description ni 2 Peter as merchandise. Hindi lang ito tinda. No? This speaks about exploitation of God's people. Isa sa mga ano natin, kaya tayong mga Baptist, panindigan natin yung ano eh, liberty of conscience. Eh. Meron tayong kalayaan sa ating konsensya at budhi. Dahil naniniwala tayo na ang Panginoon ng budhi ang Panginoon. Amen? Of course, ang buti na yan, dapat lumiwanag yan sang-ayon sa banal na kasulatan. Kailangan pakain. Yung buti kasi, salamin ng ano yan eh, kung anong pinapasok mong kaisipan dyan eh. No, kung ang masamang kaisipan ang ipapasok mo sa buti mo, sasama din yung buti mo. Tama? Pero kung Word of God ang pinapasok mo dyan, lilinaw at lilinaw yung buti. At pag may mga bagay, mga mangangaral na nalabag na sa budhi natin, kung tayo Kristiyano at may mga labag sa budhi natin yung pinapagawa, it's a sign of exploitation. Kasi ang budhi, ano dapat yan eh? Hindi naman siya Word of God talaga, pero yan yung receptor ng Word of God eh. Pag pinapakain mo ng mabubuting salita ng Diyos yan, bumibuti rin yung budhi mo. Pero pag na-expose yung budhi mo sa mga masamang bagay, lumalala din yan. Tama? Kaya nga yung iba, halang ang budhi. Yun ang term. O wala ng budhi. Kasi nga, they have been exposed to this level of evil things. Rather than exposing yourself to the Word of God, which is the light. Okay? Kaya nyo nakikita. So, pag naging merchandise ka, it's lumalabag na yan dun sa ano mo, liberty mo. No, yung individual soul liberty natin. Okay, then number three, what they teach. Heresies, of course. No? Yan yung nasa page 6 na tayo. Yan yung nalagyan ko rin ng page kasi baka ano ako. No? Okay, pag sinabing heresies dito, ito yung implication niya. No? Pwede silang sekta o grupo. Mga sekta o grupo to, pangkat. O kaya naman, division, silang nagkakos ng division sa church. Pag sinabing implication ng heresy. Or, it is contrary to the orthodox belief. Ibig sabihin yan, nagtuturo sila ng mali sa orthodox belief, Christian principles. Yung tatlong binabanggit ko palagi. Doctrine of Christ, Doctrine of the Trinity, Doctrine of Salvation. Pag opposed dyan, ito yan, yung description na. Damnable heresies. Post-doctrine, if believed, will keep a person from being saved. Nakakalungkot yan. Kasi hindi ka pwedeng maligtas pag ang turo ay taliwas doon sa biyaya ng Diyos. Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pag yan, na-violate yung isa dyan, hindi yan true gospel. Therefore, hindi yan magiging means for salvation. Okay? Unless the Lord would open your heart. Bagamat may kamalian sa pagtuturo, binuksan yung ano mo. Doon pumapasok yung divine sovereignty. Di ba? Ayan, nakakalungkot siya. And then, liberty. Counterfeit ang liberty nila. O yung post-morality, yung anti-nomonianism, meaning parang walang batas or leading to licentious living. No, iligtas ka na eh, di okay na magpakasasa sa kasalanan. Licentious living yon.
This is what we call counterfeit morality or false morality or false liberty. Ang totoong liberty ay nasa Panginoon. Mayroon kang laya o mayroon kang liberty na piliin ang hindi na o tanggihan ang hindi tama o hindi kalooban ng Panginoon. That's true liberty. Hindi yung kung ano lang yung nais mong gawin. Alright? So, yun yung kaibahan niya. Okay, so, as we end, reprobation, seventh form of departure, no? Reprobates are unsaved professors. They are definitely unsaved professors. Professing that of true Christianity. For in reality are Satan's agents or ministers. Engaged in fomenting error, heresy, apostasy within the church. Okay, so let's go now to the four inroads of apostasy. Apat ito. Actually, sorry for the smaller graphics, no? Apat ito. Una, yung ating gainsaying of Korah. Makikita natin sa Jude. Ito, yung tatlo, makikita natin sa Jude. Yung isa, yung kay Jezebel, nandun sa Revelation. Paano ito magiging front o yung parang opening point ng apostasy sa church? No? Yun yung makikita natin dyan. First is the rejection of God's authority, no? Yung gainsaying of Korah, makikita natin yung atala nito, no? Sa Old Testament. This against Moses, no? Ang problema ni Korah, nagkumbinsi siya ng 250 chieftains doon sa bansang Israel na kumalaban. But parang kayo lang banal, Moses ha, saka si Aaron na kami rin. Pwede rin kami sa pagkasasardote. So alam natin istorya nun. So bumuka yung lupa, kinain yung si Korah at lahat ng mga sumama sa kanya, including the 250 chieftains. Chief ng bansang Israel. At sinara yung lupa. So sila'y napunta sa Sheol ng buhay. Actually, patay na sila. So, ganun yung sumpa ng Panginoon. Yun yung nakikita natin na... So, it means, gainsaying means to contradict, to dispute, to resist, or to rebel. No? It's a form of rebellion. So, God's appointed authority, no? So, they rebel on God's appointed authority. On the context of Korah, it's Moses and Aaron who are the God's appointed authority. They rebel against the appointed man. So dapat yun yung maging prinsipyo din natin yun, no? Kapag may sa atin, sa church, no? Dapat ay huwag tayo magkaroon ng diwang ganito. Kasi yan, ang magkakaroon tayo ng butas patungo doon sa apostasy if we will allow these mindsets, these gainsayings of Korah. Okay, in verse 1 of Jude, okay, doon sa reference natin sa Old Testament, no, they took men to incite, nagyaya si Korah ng 250 men, chiefs of Israel. Ibig sabihin ito, matataas yung position nito sa bansang Israel. Eh. Hindi lang basa-basa common na tao ito. Perhaps they represent the 12 tribes of Israel, no, during those times. So matataas ang description ng King James, chiefs. Ibig sabihin mga pinuno, 250. They incited rebellion to Moses. Yan yung makikita natin dyan. Okay? In verse 3, they were told they gathered themselves against Moses. Now, tingnan nga natin yung Old Testament nito. I don't think if we have time, no? Actually, tatlo yung tao dito sa Jude 11 kung titingnan natin, si Cain at si Balaam. And then yung pang-apat, nakikita na sa Revelation sa 2, which is Jezreel. Yan yung makikita natin dyan. Okay, no? So,
Diyan sa verse 3, babasahin ko yung number 16, verse 3. Sila ay nagtipon laban kina Moses at Aaron at sinabi nila sa kanila, sumusobra na kayo. Ang buong kapulungan ay banal, bawat isa sa kanila. Ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga ninyo itinaas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon? Kine-question nila ni Korah yung authority ni Moses sa kanila Aaron. Ba't kayo special kayo? Yung position nyo, ba't kami hindi? Diba, sila nga yung tinalaga ng Panginoon. God ordained si Moses saka si Aaron. They're questioning it. No? So, nasa number 16 yung complete text. We may not look at it. Now, sa number 16 verse 28, nakikita natin that Moses claimed the authority from the Lord. Okay? Nasa page 7 na tayo, mga kapatid. Oops, teka lang. Nagkamali ako. Ayan. Now, we could possibly relate the characteristic of Korah on Jude 11 on what would happen to the false prophets. Kung ano yung ginagawa ng mga false teachers sa church, no? In relation to what Korah have done to Moses. So, merong mga prinsipyo dyan na pwede tayong maalerto. Number one, ito ang si Jambres at Jambres. Ito yung kumalaban kay Moses, no? Actually, dito lang kinote yan. Sa Old Testament, di mo makikita yung pangalan nila. But this is based on the rabbinical tradition na natutunan ni Pablo. No, they would stood against Moses. So, yun yung makikita natin dyan. They oppose the apostolic, kumbaga, in terms of Paul, it's opposing the apostolic authority of Paul. No, relate doon sa pangyayari doon kay Moses sa kay Janres. No? So those who are in our church, since wala nang apostol sa kapanahunan natin, it's more on opposing the authority of the local church. And we have officials that is called by God, no? The elders and the deacons. No, so importante din na dapat huwag tayo magkaroon ng diwa na opposed to the authority. There are means, no? If there are issues, there are means na pwede nating gawin, no? Pwede nating gamitin yung Matthew chapter 16. No, if there are issues, sabi ng Panginoon, personal muna, one-on-one. The offended and the offender alone muna. Whether that be the officials of the church. Kasi you're discussing as brothers, sisters in Christ. Eh. Pag na-resolve doon, ditapos ang usapan. Hindi mo kailangang ikalat yung maling diwa ng gainsaying. No? So katulad nitong illustration ni Janes at Jambres, they would stood Moses. Number two, false teachers despise government. No? So false teachers indulge in the lust thereof. Yan yung makikita natin dyan. No? So, more on, meron silang mga inclinations o yung mga pita ng laman itong mga false teachers na ito. That's why they're opposing authorities. Meron silang mga tawag doon, mga pet. Minsan pa nga sa Christian church, mga pet doctrine to. Mga pet na katuruan, na kanila lang. Specific lang sa local church na yun. At tinatayuan nila yung mga pet doctrines na yun. So, ingat din tayo. Dominion also. So reprobates despise dominion on Jude. So, yung mga authorities, they reject authorities. Number four, these deceivers are unruly and will not be ruled. No, unruly sila. Ang term dito, insubordinate. Insubordination. Dahil gumagawa sila ng hakbang na labas dun sa authority ng church. O labas dun sa authority ng leader. Insubordination. No? So, yun yung... Kaya nga ako, sinulatan ko pa si Robert Sargent . Brother, yung author nito . Sumagot. Approve. Sige. God bless you and thank you for asking. Sabi niya ganun. Thank you for asking me about the lessons that you will teach on your class. Kasi siya yung author nito. This is not mine. It's Pastor Robert Sargent.
who is the author of ABCs of Christian Maturity. So, sinulatan ko. Buti nga nag-reply. Kala ko, hindi ako papansin. So, kinarbon copy ko rin si Pastor Lim. Hindi ko alam kung nabasa ni Pastor Lim. Yung letter. So, okay sa kanya. Kasi ayoko rin yung, kasi may mga permissions dun sa book. Binasa ko yun. So, yun. Katulad nun. A simple act of, ano, respect to the authority. Kasi siya yung author. Nung libro. So, ako nga, kung ako, willing ako, i-delete yung mga news feeds ko pag sinabi niyang wag. I-delete ko lahat. Anyway, pangalawa pa lang naman to. Pangalawang lesson pa lang natin to. So, it's a good thing he responds positively. Si Pastor Robert Sargent. He's a past senior pastor of Bible Baptist Church in Washington. Washington State. He's an Australian na nag-migrate sa America. Di ko alam, Brad, kung na-meet mo na yun eh. Tapos, meron pala silang center sa Cebu. Yung Philippine Baptist Outreach, Brad. I don't know if you know them. Sila pala yung nag-distribute ng material ni Pastor Sargent. Okay, so yung gainsaying, ayan, this all adds up to one thing, apostasy, embodies rejection of God's authority. Secondly, church authority. Now, hindi ko naiisa-isa yung mga verse. And then, pastoral authority. Ayan, yan yung matindi dyan. Eh. So, maigan tayo sa ganyan, di ba? Kasi ako, may nakikita, yun nga eh, nakikita ko yung, kasi yung misis, yung mister niya, gustong maging diakono ng church eh. Kaya si Diakonesa, kinausap si pastor, baka pwedeng maging diakono yung mister ko. Ang problema, nakita ko sa show, pasuray-suray, Brad eh. Sabi ko, mukhang, bata pa ako mananampalatayaan nun. Pero tinignan ko, ano bang qualification ng deacons? Oh, hindi dapat, no, hindi dapat na singgero ang diakono ha, ba't yung asawa eh, gustong-gustong gawing diakono yung asawa niya? No? So, yan. So, sa, ano, siguro, hindi niya, ano yung decision ni pastor, ayan, umalis. Pero maling diwa yun. Dapat magpasakop siya sa decision ng pastor. Kasi nga, may point si pastor, may biblical mandate eh, may biblical, ayan yung qualification, no? Nandiyan, no? Sa 1 Timothy chapter 3. Okay? So, yan. Yung tatlong bagay na yan, no? Church, God's authority, muna, primarily, but this will boil down to church authority and pastoral authority. Game change. Yan. Turn from the pure word of God. May tinanggal ako dito, eh. Papansin ninyo. Hindi ko sinama yung version. So, hindi, kasi yung word of God referring to the inspired manuscript. Yung inspired manuscript, that's the original Greek and Hebrew. That's the inspired manuscript. However, what we are holding right now is not the inspired. It's the translated from the inspired. At ang sukatan ng translation, hindi inspiration, Brad. Faithfulness in the translation. Whether it's word for word or thought for thought. Pasingin nyo sa notes nyo, may tinanggal ako dyan. Hindi ko sinama. Kasi I differ on that position. Sabi ko nga, whatever version it is, kasi nga, ang gamit ko, ang bagong ang Biblia eh, paano yun? Hindi ba faithful yun? Ang sukatan ng Word of God in translation is faithfulness, not inspiration. Because inspiration is attributed to the original documents. Eh, Brother Ed, wala na yung original documents. Yes, wala na original document, but in God's providence, God allow it to be for us to have copies and translations na karating sa atin. Kaya don't worry on the inspired word if you have the faithful translation. No, hindi natin pwedeng diinan yung King James. But of course, we use King James for our benefit. We benefit a lot from King James. But telling that King James is the inspired one and the others are not, that's too much to say. Okay? Gets nyo ba? Kasi ako, ginagamit ko ang bagong ang Biblia. Paano yun? Paano yung mga Cebuano friends natin? Meron din silang translation, Ilocano. As long as the translation is faithful in terms of word per word, no problem. Okay? Ayan. So, tinanggal ko yung words na yon.
Question, ito, totoo to. Question of verbal plenary, full, complete, entire, and absolute, unqualified. Yung plenary, ibig sabihin yan, yung kabuuan ng scriptures. And then inerrant, meaning in its parts, there's no errors on the original manuscript. Infallible, meaning whatever the promises of the Word of God, it will come to pass. Lahat ng binanggit ng Panginoon mangyayari. Now, yun yung I believe on this. No? So, yan dapat yung tingnan din natin sa Word of God. Refuse to submit either in their personal lives or in their church. Yan. Yan yung ang challenge kasi hindi yung pag nagkikita-kita tayo. Eh. Minsan, yung personal ano natin, lifestyle. So, yun dapat ingatan din natin. Dapat maging consistent tayo sa lifestyle natin in and out the church. Okay? Okay, to the absolute authority of God found in the Bible in matters of faith, order, and obedience. Okay, so tama yan. Okay, so we will continue, Lord willing, no, by next Sunday. Doon sa pangalawa, which is the rejection, which is the way of Cain. No? Hindi na natin siya matatapos ngayon. Anyway, it's on page 3. Mag-i-start tayo ng page, ano bang page to? Page 7. Page 7, Way of Cain, and then tatapusin natin yung Way of Balaam or Doctrine of Balaam on page 8. And then tutuloy natin yung susunod na lesson by next Sunday. Okay? So medyo na-delay lang ako ng, ano, actually may mga technical issues. That's why I referred back to Facebook Live. Now, for all of us to watch. No? Either in our CBC Pasig Ministries, Baptist Ministerial, and then yung 2 chat group natin. So, nandun natin. Okay? So, tutuloy na lang natin to by next Sunday. However, I will already give your notes for as we continue. So, after we go through these 4 fronts of apostasy in France, we'll discuss the great apostasy. Okay, nandito yan sa... So, this is covering page 9 to 12 of the material. Kasi every time, I'm printing 4 pages of the material. Kasi bakit 4 pages? Kasi baka abutin tayo ng ilang taon eh. Pag hindi... Kunya, 2 page lang kada linggo, Brad. Ako, baka... Baka 10 taon eh. Matagal. So, I intend to have 4 pages per Sunday. Ngayon lang, medyo na-delay tayo. So, Brother Lito, please distribute this for next Sunday. Okay, so salamat sa Panginoon na nakarating po tayo at doon sa ating mga online friends na nanatili, na nakasubaybay. I don't know if I... So, ingatan natin tong 4 na ito. Didiscuss natin yung mga iba pa, no, by next Sunday. Yung iba pang mga... In France of apostasy, ito yung mga butas na kung saan iingatan natin, no? Na natalakay na natin dyan yung kay Cora, that's undermining God's authority. And then, yung kay Balaam, undermining the standards of the of God. And then, yung susunod yan, yung sa next ano na, next study na natin yung kay Cain, no, kay Cain, kay Balaam, and then kay Jezreel. Jezebel pala, Jezreel ako ng Jezreel. Jezebel. Yun pala yun, yung 4. Okay, so itatapusin natin siya next Sunday and then Great Apostasy. Yan yung ating tatalakay. All right. So, nag-gets ba yung mga notes? Lahat ba nakapag-fill up? Or do you have some questions before we close in a word of prayer? Okay, so let's close in a word of prayer. Dakilan mapagpalang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyong biyaya na kami po'y nakakapagpatuloy sa pag-aaral at pag ministeryo ng inyong salita. Nawa ang mga aral na ito, O Diyos, ay maging babala sa bawat isa
na kami po ay patuloy na maging masinop sa pag-aaral ng inyong salita at may taguyod ang inyong gawain upang sa gayon ang mga kamaliang ito sa inyong biyaya ay hindi makapasok sa aming iglesia, that your church here in countryside will be preserved for your glory, and that we'll be able to be faithful in our mandate of the gospel that you have entrusted to us. Bless every one of us, Lord, as we prepare for our morning service. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, maraming pong salamat. Out na rin ako sa ating Facebook Live.